Kamusta mga Lods? Welcome po sa aking channel at sa video na to pag-uusapan po natin kung ikaw ba ay matagal nang nangangamuhan dyan sa Pilipinas or isang OFW na kagaya ko, ang video na to ay para sa inyo. Tapusin nyo lamang po, baka sakaling may matutunan kayo. Kasi ginawa ko po ang video na to hindi para ipagyabang sa inyo kung anong mayroon ako. Kundi sinishare ko po para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo po pahalagahan ang perang pinaghirapan nyo. Kasi sa pangangamuhan or isang OFW ay hindi po yan forever. Darating po ang araw na mawawalan po tayo ng active income. Kaya dapat habang may active income po tayo ay nag-iisip po tayo ng alternatibo. Ang unang gagawin po natin ay ipaliwanag po natin sa ating pamilya na hindi po ganun kadali maghanap ng pera. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi nagpo-prosper yung ibang mga kababayan natin na mga OFW o nangangamuhan lang dyan sa Pilipinas, kasi hindi po naiintindihan ng family natin. Ang iniisip lang ng family natin na pagdating ng katapusan ay magpapadala ka na naman. I-explain po natin sa taong in charge natin na kailangan ang puhunan hindi nagagalaw. Kung ano yung kita, yun lang yung paghahatian. Tapos yung puhunan, nakaruling po siya. Para nang sa ganun is hindi ka po padala ng padala. Hindi naman po kaagad mape-perfect yan, pero pagka yan ay nagtuloy-tuloy na, malaking kabawasan sa responsibilidad mo financially sa pamilya mo. Siyempre, magbabawas ka na ng padala, di ba? Ang binawas mo na padala, yun naman ang isisave mo para sa sarili mo. Kasi kung ngayon pa lang ang pamilya mo ay umaasa sa'yo, sino naman ang aasahan mo pagka ikaw ang nawalan? And the best tools na gagawin po natin ay magdasal po tayo kay Lord para magbigyan po tayo ng wisdom. Thank you.